Hello po mga kabahay, and ito po, nandito tayo ngayon Cupang Antipolo po para i-feature po natin yung isa sa mga projects natin dito. And itong price po natin, this is 5.5 million pesos po. This is duplex and flood free po tayo. Maganda nito, yung labas po ng ating subdivision, inaayos na yung road kasi dati lubak-lubak talaga yon. And minsan kasi pag malakas yung ulan, may nagkakaroon ng tubig. Pero ngayon, mamaya, pupuntahan natin yun para makita niyo yung improvements ng road na yon. So, kalimitan kasi may mga buyer na kapag nakita nila yung labas ng subdivision na to, medyo, syempre, parang na ayaw na nila dito kahit maganda yung projects. Pero right now, nagpapasalamat siguro ko sa mga taga-subdivision na to at saka sa ating barangay and sa ating namumuno dito sa Cupang na pinaayos na nila yung road doon. Yan, so thumbs up po para sa inyong lahat. Now, ito yung project natin. Papasukin na natin siya ngayon para makita natin yung project. Teka lang. So mga kabahay, tara, akyat na tayo at makita natin yung ating So dito po, dalawa po yung parking space natin sa pagpasok. Then, meron ka dyang maid's quarter or stock room, tapos may CR ka rin doon. Now, since ang elevation kasi ng lupa dito is pababa at pataas, ang taas niya po is yung sa living area, sa kitchen. So, tataas na tayo. So, ito po yung kanyang hagdanan, papunta dun sa ating itaas. Tara! Ooh! Buksan lang natin ilaw. Oh, wala pang ilaw dito. Yun! Ang ganda niya na, no? Nice. Mga kabahay, this is 5.5. Nako, kung naghahanap po kayo ng mga ganyang range, tapos gusto niyo na yung malapit matapos, maganda po ito. May mga projects po si seller dito before na lang po 4 million pesos. Nako, ang bilis na uubos kasi ganito yung itsura ng bahay. As in, maganda yung turnover niya. Tingnan natin. So, ang maganda yung layout nito kasi dito yung living area mo, tapos dun po yung dining, tapos dito yung hagdanan mo. Ayan. Diba? Buksan lang natin yung ilaw dito para ayun. Para mas maganda siyang tingnan pag may ilaw, diba? Tingnan mo natin dito. Ayan. Sa pagpasok mo dito, ito yung dining. Then, ito yung ating kitchen. May upper and lower cabinet na rin po yan. Ito. Tapos po, dito ay meron tayong toilet and bath. Ayan po yung ating toilet. Tapos dito, may isa ka pang room. Kasi dun sa kanina, sa may parking space, may isa pang room dun or stock room, up to you. Pero dito, pwede itong maid's quarter or pwede rin po dito ang guest room, di ba? Kasi meron na rin siya ditong cabinet po. Naka-up yung cabinet siguro para hindi takaw space, di ba? Then, dito naman po sa part na to. Dito tayo. Ayan. So, meron kang dirty kitchen, then may laundry area ka na. Then, naka-open space din po ito para at least yung hangin umiikot pa rin, and one of the requirements of City Hall, yung may ganyan, diba, sa service area. Now, bago tayo umakyat sa itaas, ipakita ko lang sa inyo yung pagkakagawa ng ceiling. So, maganda rin yung pagkakagawa niya, no? High ceiling din, hindi mainit, sakto lang. So, ito po yung hagdanan niya. Isa sa mga nakita ko na properties na hindi kapareho nung iba is ito. Kasi kalimitan kasi ang gamit, bakal, tapos ang gamit is yung may glass or tempered glass. Pero ito, kahoy siya. And ito, I think this is bakal naman, no? Then ito, kahoy pa rin. Kala ko nga tiles to, pero kahoy to. Ito, kahoy din. Ang ganda rin nung yung pagkakagawa nung yung motive ng ating bahay. So, more on woods, di ba? Then, ito po, malawak po yung ating hagdanan papunta sa ating second floor.
medyo madumi pa ng konti kasi inaayos pa po yung mga ilaw. So, naglalagay pa sila ng pin light. Ayan. Tapos, maglalagay din sila dito ng drop light. Ito yung drop light na yan na nilalagay dito sa kalimitan, nilalagay dito sa may gitna ng ating hagdanan. Ayan. Now, dito po sa taas, tatlo po yung rooms. So, first, dito tayo. Ayan po. May ilaw na rin yan. Tapos, may cabinet din siya. Ayan. And then, meron naman tayong pangalawang room. Okay. Meron na rin po siyang cabinet. OMG! Ito yung isang magandang location, no? Sa likod ng second room natin, makikita mo yung overlooking ng city. Pwede mo pala itong i-customize, ano? I-customize mo, lagyan mo ito ng balcony. Itong room na to, itong nasa likod. Wow! Galing! Nakikita mo yung city, ano, no? Ayun, no? Pwede mo itong i-customize, magkaroon man ng balcony dito or roof deck. Ang ganda! Nice one! Tapos po, we have common toilet and bath. Ayan. And then, ganito po kalawak yung hallway natin. So, ang lawak sa parang hallway, hindi mas sikip. Oo. Ayun, maglalagay si boss ng ano, ilaw. Ito yung ilalagay niya yan. Kalimitan po ng turnover ng seller natin. May mga ilaw na siyang kasama. Ayun. Ayun. Kami po yung muna makikigulo, sir. Pasensya na po. Okay. Now, let's go to our master bedroom. Ganito siya kalawak. Ayan. Tingnan natin dito. Diba? May ilaw na rin siya. High ceiling din po. Tapos, meron din siyang sariling toilet and bath. Ito po. And aside from that, meron din po siyang built-in cabinet. Ito. Tingnan natin yung mga cabinet niya. Yun. Tapos, meron na rin po siyang mga abang. Abang na aircon. So, para sa aircon yon. Then, dito na po tayo sa ating balcony. Ah, malawak tong balcony niya. Ang galing. Ayan. Ito, mahangin pa dito. Tapos, makikita mo pa rin yung mga bahay-bahay. And medyo natatakpan na po ng bundok. Hindi na natin nakikita dito. Pero dun sa likod kanina, nakita nyo naman po sa video din yung ano, yung overlooking siya sa city. Ang galing. Siguro kung maglalagay ka dito ng roof deck or abangan mo na ng maraming poste din. Tapos, or balcony dun sa likod. Ang ganda. Ay. So ito po guys, nakita nyo na po yung itsura, yung layout, yung ano yung pagkakagawa ng 5.5 million pesos natin. And for me, ang rate ko dito, for me po ha, ang rate ko dito is 9 out of 10. And hindi dahil nakabenta na yung team namin before dito, pero yung mga gawa ni seller, ganto-ganto rin yung mga gawa niya and worth it yung presyo niya. Diba? So, kung pupunta ka sa ibang lugar na ano, medyo mas maliliit, pero ang presyo is 6 million. Pero dito, malawak naman yung lot area niya. Tapos, even dun sa baba at pagkakagawa, nakita nyo naman. And siguro, at depende po sa inyo kung anong rate nyo. Of course, iba-iba tayo ng paniniwala. But for me, this is 9 over 10. Yeah! Ayun po, if you want to schedule site viewing po dito sa project na to, please let us know. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aming YouTube channel, Mag-asawa. Maraming salamat po and have a good day ahead. Ayun na nga, so ito mga kabahay, ipapakita ko sa inyo yung road na ginagawa dito.
dati kasi lubak-lubak, tapos pag umuulan, nagkakaroon ng tubig. Even though yung subdivision, definitely flood-free siya, and overlooking pa nga sa mga city view. Yung labas nga lang po, dahil hindi maganda siguro yung, as in matagal na siguro yung road, so lubak-lubak siya. Pero ngayon po, oh, wow, inaayos na nila, oh. Ayan na yung inaayos nilang road. Ayan. So ito po, isa sa mga positive thing na ginawa dito ngayon sa may Cupang Antipolo, yung inaayos nila yung road kasi masyadong lubak-lubak, and yung even yung ano, yung sa kanal inayos na rin. Dati open yung kanal diyan, then talagang umaapaw yan kapag umuulan. Ngayon hindi na, ang galing kasi inayos na po nila ngayon. Ngayon sinarado po nila yung main road natin, so umiikot na lang tayo. Kaya kung magpapa-site viewing po kayo, let us know. Wag muna po kayong dumiretso kaagad kasi baka maligaw kayo. Baka maligaw kayo. Kino mga, oh, kasama super cute. Sama si, hi guys, no wonder. Hello. Guys, ha, tatayin kami ng ano guys, ha, magmumukbang kami guys. Ha? Magmumukbang tayo ngayon. Oo, oh, kaya pala tataba natin. So, ayun po, umikot kami. Then, ang labas na namin dito mamaya ay sa may ano na. Alam mo, labas natin. Panorama. Sa may, ano, lilac, ano no? Sorry, Panorama Marikina. Yan, sa may rancho ang labas namin. Umikot lang tayo para, ano, kasi walang daan doon. Sinarado nila kasi ginagawa nga yung ating kalsada. In terms of transportation, tricycle, ay dami. Tapos paglabas mo lang diyan, even lakarin mo nga lang eh. May sakayan po tayo diyan ng papuntang Cubao, may SUV, may jeepney, tapos meron ding palengke. So accessible, meron ding pure gold. Ang dami mga ano dito no. Ayun, ito pataas na po tayo para malaman niyo lang na yung location na yan, maganda. Kahit sabihin mo, may 3.950, saka may 5.5 na project natin dyan. Diba? Okay.